Pinuntahan ko yung barangay captain. Sabi ko, bakit may ticket? Sabi niya, baka magdoble. Eh, ano kung magdoble? Bigay nyo na rin lahat. That is already... Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. So wag na tayo mag-antay na may ticket, wag na tayo mag-antay na puntahan na lang natin, basta ibigay natin. Kung hindi magamit... So yan mga kababayan, yung video na ipapakita ko sa inyo na ginawang briefing ni President Bongbong Marcos kahapon. Kasi itong sa part ng Maguindanao mga kababayan, inilagay na ni President Bongbong Marcos sa state of calamity dahil nga napakalawak yung pinsala doon. Grabe yung pinsala doon at umabot na sa 100 yung namatay mga kababayan doon at marami pa yung mga kababayan natin na nasugatan. Grabe yung binsala doon, kaya inilagay na ni President Bongbong Marcos sa state of calamity. So ngayon sa napanood yung intro sa ating video ay nakikita nyo na nagkaroon siya ng press briefing at inalis niya na lahat yung mga proseso. Karamihan kasi sa mga barangay captain ay pag nagbigay ng relief goods, no, relief pack, ay kailangan pa ng... Ika nga ay mayroon pang stub o itong tinatawag na ticket bago ka mabibigyan. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, ibigay niyo na lahat. Wala siyang pake kahit magdoble yung nakukuha ng ating mga kababayan. Ang importante ay makakain sila. Mas maganda aya kung masubrahan dahil nga mayroon pa silang makain susunod na mga araw. So maganda yung ginawa ni President Bongbong Marcos. At nagpapakita siya na talagang maganda yung pag-handle niya dito sa ngayon dahil nga siya mismo ang nakikipag-usap sa kanyang tauhan at pumupunta siya mismo doon sa lugar kung saan ay natatamaan ng bagyo at siya mismo yung namimigay ng relief goods doon sa mga kababayan natin para ang layunin niya daw ay para makamusta na rin yung mga kababayan natin na nasalanta. So, iba pa ay nagpapalakas siya ng loob dahil nakita mo yung pangulo ng bansa. So yan, malinaw yung sinasabi ni President Bongbong Marcos at punta na tayo sa video para makita nyo kung ano ba talaga itong ginawang press briefing ni President Bongbong Marcos. Isa nga, sana panoon nyo itong intro natin. So let's go, panoorin natin. Wait lang, i-unmute ko lang ito. Kasi nakamute ito eh habang nasasalita ko. So, ibabalik ko lang kunti, tapos ipi-play. Let us already do that. I noticed na ang BARM at saka yung LGU, wala kayang joint operation. You have to have joint operation to maximize all of your assets. Dahil there is only so much kaya kailangan naka-focus. Now the different areas are syempre merong lugar mas maraming tao ang BARM, merong lugar mas maraming tao ang LGU. So i-join niyo yung forces niyo para ma-maximize natin, kailangan gandahan natin yung coordination. The other thing that I noticed is that we will have to improve the SOP. I will tell you a story about what I experienced in Yolanda. In Yolanda, I remember yung pinsan ko, is the mayor, Alfred Romualdez is the mayor of Yolanda. May kwento siya na yung staff niya humingi ng relief pack sa DSWD noon. Hinanapan siya ng, I don't know what, ng barangay clearance or something. Hindi siya binigyan kasi hindi siya tiga Tacloban. She lived just outside Tacloban. All they gave her was one bottle of water. Now, tapos another time, dumadaan ako, may nakita ako nakapila, may nagbibigay ng relief goods. Sabi ko, anong ginagawa ninyo? Sabi ko, nakapila, may hawak kaming ticket. Bakit kayo may ticket? Kasi, yung binibigay ng barangay captain, kung wala kaming ticket, hindi kami bibigyan ng relief goods. Pinuntahan ko yung barangay captain. Sabi ko, bakit may ticket? Sabi niya, baka magdoble. Eh ano kung magdoble?
Bigay mo na yung lahat. Just give everything. Hindi na, hindi iyayaman ba yung tao na meron nakadoble siya na food pack? Hindi iyayaman. hindi. It just means you will eat, the family will eat for another 2 days, 3 days. So, wag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. So wag na tayo mag-antay na may ticket, wag na tayo mag-antay na puntahan na lang natin, basta ibigay natin. Kung hindi magamit, hindi magamit, dali natin sa ibang lugar. But we have to make our SOPs more efficient. The LGUs have a bit of may advantage sila sa inyo dahil matagal na nilang ginagawa ito. Kaya may mga procedure na. Which is actually, as governors, binibigay din sa atin yan ng ano eh, binibigay din sa amin yan ng national government. So yan muna mga kababayan, mamaya i-continue natin magbibigay na. So yun, ang part na yun, ayun ang kabuuan ng video na ginawang example ni President Bongbong Marcos doon sa nangyarihan niya sa Tacloban. Minsan yung kapitan ay namimili at hanggang ngayon ay ginagawa ng kapitan niyan. Sa totoo lang, nung nakaraan ng pandemya ay ginagawa ng mga kapitan niyan na maraming ang kababayan natin na nagreklamo na hindi nakatanggap. So yan ang mensahe ni President Bongbong Marcos na sana raw ay huwag na maghanap ng staff, lalo na dyan sa nangyayari ngayon sa Maguindanao ay emergency yung kanilang pangangailangan dahil nga dinamaan sila ng bagyong pain na ito at doon talaga sumintro, no? At napakalaki yung pinsala na nagawa doon. Ay puro landslide ang nangyari doon eh. Ay nako, so let's go, panoorin natin continue ito. So let's just follow those procedures. Bilisan na lang natin. The point of all these relief goods is to get as much relief goods as to rescue immediately, as much relief goods as wag na nating intindihin. There is no such thing as sobra na relief goods. No such thing. Kung ano yung meron tayo, bigay natin kagad. Ibigay natin kagad. At it doesn't matter kung may papel, kung huwag nyo nang papirmahan, basta bigay na, bigay na. Walang kakainin yung mga yan. So that's I think that is something that we can improve on. The coordination between the LGUs and BARM. And then yung procedures, I know that you are just drawing up your procedures now. But you can see kung bakit, why this is so important. Kaya ako kayo laging minamadali tungkol dyan. Because para pag may mga ganito, alam natin kagad yung gagawin. Alam ninyo yung coordination ninyo sa LGU. And one last note, nung nasa helicopter kami ni Bay Mariam, na-notice ko, lahat ng gumuho, kalbo ang bundok. That's the problem. Lahat ng gumuho. And I was pointing out to the governor, sabi ko sa kanya, tignan mo yung may kahoy, hindi gumalaw yung lupa. Lahat ng sugat na makita mo sa bundok, dahil kalbo. So, we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting. Maraming NGO ang tutulong sa inyo. Maraming NGO ang tutulong sa inyo. I can help you with that. They will come. We talk to the Secretary of DNR. Ang problema dati, magtatanim ang DNR, iiwan. Pagka walang binangyo yung tanim, puputulin yung kahoy para ipagbibili. Wala silang ani. But the new way to do it, yung may-ari ay yung mga local. Silang may-ari nung kahoy. Kaya aalagaan nila. So that's one thing that we need to do. But that one, alam na natin yun. We have been hearing this over and over again. Pero patuloy pa rin tayo nagpuputol ng kahoy. Yan ang nangyayari. Nagkaka-landslide ng ganyan. So that is the long term. That is a long term solution.
in the short term, we just have to be as efficient as we possibly can na paratingin ang relief goods. It's not important who gives it, at least to me. Hindi importante, sabi mo, galing sa ibang tao, wala akong pakialam, basta dumating ang relief goods doon sa tao na nangangailangan. That we have to always keep remembering that is the main point. May pera ang gobyerno, gagamitin yung pera, kung anong pera ang merong gobyerno na nangangailangan dito, uubusin natin yan. Kung kailangan ubusin, uubusin natin yan para makapagbigay ng tulong kagad. And the military is there, a big asset, malaking asset ang military. We should maximize. The specialty of the military is to move men and material. So, sanay. Kaya nga, pati lahat ng relief goods, makakatulong sila. The doctors, yung pinag-usapan natin, makakatulong ang military. But overall, I think we did all right except for those two points, the coordination. Dapat next time, marami na tayo nakikitang joint operation between the LGU and BARM. Otherwise, hindi talaga tayo magiging efficient. We have to find a way to... Siguro, the military can always be, basta the military is involved, then kaya nga yung mga relief goods pwede natin padala sa kampo dito sa Awang. Doon na lang kayo mag-drawdown, doon na lang kayo kumuha. Meron naman kayong sarili ninyo. I'm sure the BARM is also making their own food packs. Kaya nga pag pinagsama-sama natin yan lahat, it will be sufficient, or at least malaking tulong niyan para doon sa ating mga ano. And yeah, mag-isip tayo ng mabuti doon sa tree planting. Hindi maliit na bagay yan. I know people think that it is just for to save the environment. No, it's to save lives. It's to save lives. So it really will save lives. Kung may kahoy yun sa taas, sa kusong, hindi nangyari yan. Hindi talaga nangyari yan. That's unfortunate. But I am very clear in my mind that is something that we could have done. Okay. Is there anything else that anybody wants to add? Pahabol lang ko, sir. Kasi Maguindanao is a catch basin. Oh, so I'm appealing to our Honorable Secretary of DPWH na sana madaliin natin yung flood control ng South Cotabato. South Cotabato and Sultan Kudarat. Dahil pag naunan natin yun, hindi kami masyado bahain dito. Dahil pag umulan ang South Cotabato or North Cotabato, even Sultan Kudarat, nadadamay kami kahit wala kaming ulan. So from time to time, so dus nasasayang yung ating calamity fund dahil lang sa ulan. Instead na sa infra tayo mag-focus, puro calamity, puro food packs ang naayos natin. So, thank you, sir. Okay din naman sa decision. Yes, yung ating... But we also have to, ano, kasi ang ano din sa ibang lugar na nabaha is that we have to study it really well, kasi kung maglalagay tayo, kung minsan ang linalagay 200 meters lang muna this year. So, pag yung maglagay ka, ayusin mo yung flood control dito, sisirain naman niya dito sa baba. So, lalagay mo, sisirain naman niya dito sa baba. So, we have to study really the river. Pero for now, yun na muna, that's all we can do. The problem also that I saw, marupok yung ating flood control ng mga dike. Yung iba substandard, yung nakita ko sa ibang lugar, substandard talaga. Hindi na isang one layer of hollow block lang ata ang linagay doon. So, hindi talaga obra. So, that's the, kung gagawin, pag iayusin natin, make sure that it's up to standard. But we will not be able to do much until the rainy season is over. Okay, yun ang problema. Yung mga long-term na remedies, ang tinanong ko ang PAGASA, they are anticipating may apat pa na bagyo until the end of the year. So, we have to deal with that already. Paghandaan na natin.
And ano, Sec. Erwin, what is the division of labor sa pag-provide ng relief goods between the LGU, between BARM and DSWD? I assume that you are working jointly para ma-maximize yung ating pagbigay. I just talked to my regional director, sir, coming from Region 12. They're the ones servicing BARM in Maguindanao. We were only allowed to manage 28 evacuation centers per BARM's instruction. Of that 28 evacuation center, only 4 na lang are open, sir. So that figure of 600,000 is very, very far from our figures with the SWD. So are there still evacuation centers in operation that you are not? Four na lang, Mr. President. Pero you are not servicing that? No, they're serving 4 na lang po today. Are there any left that are operating? They left, but they're not. Bakit hindi nakapasok ang SWD? Merong Ministry of Social Services and Development, which is devolved to the... So, ang ginawa ho nila, sir, naghati sila ng DSWD-12. Kasi ho, yung DSWD-12, wala silang field personnel in the region, sir. So, hinihiram lang ho yun sa Region 12 yung pinapapasok. Kaya ho, naghati para yung manageable lang na... So, naputol mga kababayan sa part dito, no? Naputol na nakat, no? Na-delete ko yung video. Sa part na ito, purudungan ko lang, no? Ang sabi ni President Bongbong Marcos kasi dito, sa part na ito, ang sabi niya, bakit hindi nyo pinapapasok yung DSWD? Paano tutulong yung national government sa inyo? Yun ang last part na binanggit dito ni President Bongbong Marcos. So maraming salamat mga kababayan, yan ang kabuuhang video na ipinapakita sa inyo. At maganda sa akin, yung speech ni President Bongbong Marcos dito ay napakataas yung grado ko na sa grade ibibigay ko ay halos may sasabi ko ay 10, mga kababayan. Napakaganda yung speech niya, lalo na dun sa pagbibigay ng food pack, na dapat sa pagbibigay ng food pack ay wala nang pipiliin. Dahil alam naman natin, pag mayaman ang tao, hindi naman talaga hihingi ng food pack yan. Yung food pack na humingi ay para naman talaga sa mga mahihirap yan. Di ba? Yun talaga, yung humihingi dyan, mga mahihirap. So, sabi ni President Marcos, it doesn't matter daw kung humingi o marami o dalawang food pack ang makuha ng mga kababayan, basta ibigay para mabilis lamang. Hindi yung mimigay ka pa ng stab, mamaya stampid pa, nagpipila kasi, pumupila ka pa, istorbo at kauna, delay at matagal. So yun lang muna mga kababayan ng ating video at maraming salamat. At see you next video mga kababayan. So huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe na rin sa ating channel, itong Banat Dong Opinion. So maraming salamat and see you next video, mga kabanat.